agree. Last week ay inihatid namin sa inyo ang pakikiisa ng Department of Agriculture 12 sa ginanap na Farmers Field Day and Forum sa Bayan ng Midsayap sa North Cotabato na pinangunahan ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad ay inihimok ng DA PhilRice ang mga magsasaka na maging business-minded upang mas malaking kita ang kanilang matatamasa mula sa pagtatanim ng palay. At sa ating episode ngayong araw, itatampok namin mga kaagri ang ikinasang mass distribution ng Department of Agriculture noong July 31 sa Tupi Research and Experiment Station sa Bayan ng Tupi sa South Cotabato na pinangunahan ni Secretary Manny Piñol. Higit sa 215 milyong piso ng halaga na mga makinarya at kagamitan ang ipinagkaloob ng pamahalaan sa mga grupo ng mga magsasaka at mga gobyernong lokal. At sa unang araw naman ng Agosto mga kaagri, ay tumungo si Agriculture Secretary Manny Piñol sa Bayan ng Libungan, North Cotabato para sa panibagong edisyon ng kanyang Biyahing Bukid kung saan higit sa 3 milyong piso ng halaga ng mga intervensyon ang tinanggap ng mga magsasaka sa bayan. Tiyak na iba't ibang kaalaman na naman tungkol sa agrikultura ang inyong matututunan sa ating programa ngayong araw. Kaya tutong na kayo rito sa isang oras na palatuntunang nilikap para sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Milagros Casis. Kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa AgriTayo Soc Sergeant! Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin nyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Alika, I'll teach you. Kain na! Hey! Salami dyan! Boy, sarap na! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Bigas kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Bakit marami pa rin sa ating mga Pilipino ang may problema sa nutrisyon? Marami mga bata at kababaihan ang anemic. May mga kulang o sobra sa timbang. O kaya'y nababansot. May mga may diabetes, hypertension, sakit sa puso, sakit sa baga, cancer. Laganap pa rin ang malnutrisyon at mga non-communicable diseases sa ating bansa. Ito'y sanhi ng di tamang pagkain, mga gawaing nakapipinsala sa kalusugan, at kakulangan ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon at healthy lifestyle. Upang matugunan ang problemang ito, binuo ng Food and Nutrition Research Institute sa tulong ng Interagency Technical Working Group ang 2012 Nutritional Guidelines for Filipinos. Ito ay inaprubahan ng National Nutrition Council Governing Board. Ang una, kumain ng iba't ibang pagkain upang makuha ang mga sustansyang kailangan ng katawan. Pangalawa, mula pagkasilang ng sanggol hanggang 6 na buwan, gatas ng ina lamang ang ipasuso sa kanya. Mula 6 na buwan, bigyan din siya ng angkop na pagkain habang patuloy ang pagpapasuso para sa tamang paglaki at kalusugan. Pangatlo, kumain ng gulay at prutas araw-araw upang makuha ang mga mahahalagang bitamina, mineral at fiber
na kailangan para sa regulation ng body processes. Pang-apat, kumain ng isda, karne, manok, itlog, at butong gulay para sa paglaki at sa pagkumpuni ng body tissues. Panlima, uminom ng gatas at kumain ng pagkaing mayaman sa calcium, gaya ng maliliit na isda at shellfish araw-araw para sa matibay na buto at ngipin. Pang-anim, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig para maiwasan ang diarrhea at iba pang mga sakit na dala ng kontaminadong tubig at pagkain. Pampito, gumamit ng iodized salt para iwas sa iodine deficiency disorders. Pangwalo, hinahinay sa maaalat, pinirito, mamantika at matatamis na pagkain para iwas sa sakit sa puso. Pangsyam, panatilihin ang tamang timbang, kumain ng tama at mag-ehersisyo para mapangalagaan ang kalusugan at maiwasang tumaba. Pangsampu, maging aktibo, kumain ng wasto, iwasan ang alak at huwag manigarilyo para maiwasan ang lifestyle-related non-communicable diseases. Mahalagang ang mga guidelines na ito ay maibahagi sa mga Pilipino, lalo na sa mga care providers ng tahanan, mga ina, o kung sino man ang namamahala ng pagkain at kalusugan ng pamilya. Para mas tumatak sa isip nating mga Pinoy ang nutritional guidelines, ito ay pinaikli at binansagang 10 Kumainments. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo. Higit sa 215 milyong pisong halaga ng mga makinarya, ipinamahagi ng DA ng libre sa mga grupo ng mga magsasaka sa Rehiyon 12. Secretary Manny Piñol, sa Libungan North Cotabato naman nagbiyahing bukid. Higit sa 3 milyong pisong proyektong agrikultura, inihandog ng ahensya sa bayan. Higit sa 1 milyong pisong income, kitang-kita matapos ang pagbubukas ng tienda Farmers and Fishermen's Outlet sa Maynila. At mga regional winners sa Gawad Saka Search ngayong taon, tiyak na magniningning sa awarding ceremony na gaganapin ngayong Agosto. Magandang araw, mga ka-agri. Mas maraming makinarya, mas malaking kita para sa mga magsasaka. Ito ang inaasahan ng Department of Agriculture matapos nitong igawad sa iba't ibang grupo ng mga magsasaka at gobyernong lokal ang higit sa 215 milyong pisong halaga ng mga makinaryang pambukid at kagamitan noong July 31. Isinagawa ang malakihang distribution sa 2P Research and Experiment Station sa 2P South Cotabato na pinangunahan mismo ni Secretary Emmanuel Piñol. Maki Agribalita kay Nelly Scotte Ilanan. Nagbigay ng saya sa mga magsasaka ang Department of Agriculture matapos na mahagi ang ahensya ng 215 milyong pisong halaga ng mga makinaryang pambukid. Sa pangunguna ni Agriculture Secretary Manny Piñol, ipinamigay ng libre sa mga kwalipikadong lokal na pamahalaan at mga grupo ng mga magsasaka ang mga makinaryang pambukid. Ito ay ginanap noong July 31 sa Research and Experiment Station ng DA sa 2P South Cotabato.
Sa ilalim ng rice program, nasa higit sa 90 million peso ang naipamigay na kinabibilangan ng combined rice harvester, transplanter, mini four-wheel drive tractor, hand tractor at marami pang iba. Sa corn program naman, namigay ang DA ng 80 million halaga ng makinarya tulad ng corn sheller, farm tractor, open source pump, cassava granulator at cassava grater. Naibahagi rin sa mga benepisyaryo ng High Value Crops Program ang abot sa 11.3 milyong pisong halaga ng proyekto, 9.2 milyon sa livestock kabilang ang gamot sa mga hayop na ipinamigay sa mga veterinary office at 1.2 milyon mula sa organic agriculture. Hindi rin nagpahuli ang Philippine Crop Insurance Corporation na nag-turnover ng 215 halaga ng cheque sa mga individual na magsasaka mula sa Tantangan, South Cotabato. Ang iba pang special project ng DA ay nag-turnover din ng mga cheque. Kasama rito ang Philippine Rural Development Project o PRDP na mayroong 2 million para sa proyekto sa mga magsasaka ng kape sa South Cotabato. At ang Payapa at Masaganang Pamamayanan Program na namahagi ng higit sa 18 milyong piso. Nag-uulat para sa AgriTayo, Sok Sargent. Ako si Nelly Escote Ilanan. Sa kaugnay na balita, mga kaagri sa naturang mass distribution ng mga makinarya, ibinalita ni Secretary Manny Piñol na wala nang babayarang financial counterpart ang mga benepisyaryo ng mga kagamitang kanilang natanggap at tatanggapin. Ang tanging dapat gawin ng mga ito ay ang magtayo ng machinery shed upang mas mapangalagaan ang mga makinaryang ibinigay sa kanila ng pamahalaan. Makiagribalita kay Lito Mariano Salvo. Mga kaagri, ibinalita ni Agriculture Secretary Manny Piñol sa mga magsasaka maging sa mga lokal na pamahalaan sa Rion 12 na libre na at wala ng monetary equity ang mga makinaryang pambukid mula sa Department of Agriculture. So today, ginbago ta nataran. Dire na kumpisay. Pagsulod ko dire. We are giving out this equipment to you without any collateral, but with a condition. You make use of this equipment. Halungan yun eh. Binigyang din ito na sa pamamagitan ng libreng pag-avail ng mga makinarya, mas lalong matutulungan ang mga maliliit na magsasaka. I don't blame people before. The guidelines before actually said that dapat may 10% na equity ang mga mangunguma para makakuha sa equipment. I have no problem with the guidelines, but here is the problem. Kaya ba sa mangunguma maghatag sang 10% na equity sa isa ka 3 milyong na traktora? Ang matabo na ang makakuha, itong may kwarta lang gapon bang umuma. Ang balitang ito ay lubos namang ikinasaya ng mga grupo ng mga magsasaka at maging ng mga gobyernong lokal. Present kasi sa pagtitipon ng ilan sa local leaders gaya ni na South Cotabato Governor Daisy Avance Fuentes, Sultan Kudarat Governor Pax Mangudadato at maging ng ilang mga alkalde sa rehiyon. Dako kayo mong pasalamat sa anang DE asa mong sekretary nga si Manny Piñol sa paghatag niya aning gigrant sa muang kasama ba si Niris. Pasalamat po ko sa muang direktor nga si Milagros Casis. Yan ako kayo matabang sa muang RIC. So sa ngayong araw po ay nakuha po kami at malaking pasalamat po sa ating Secretary for Agriculture, Manny Piñol, na nabigyan kami ng libre, full grant po ito dahil wala pong equity, hindi pong mabigat sa aming LGU. No? Itong nakuha po namin ngayon, itong SCW Shallow Tube Well and itong mula po sa organic program po na incubator ay malaking tulong na po sa ating mga magsasaka at para na rin po doon sa ating poultry sector. Pinaalalahanan din ito ang Bids and Awards Committee ng DE12 na suriing mabuti ang kalidad ng mga produkto ng mga sumasaling suppliers sa bidding upang tiyak na mapupunta sa mga magsasaka ang pinakamatitibay na mga makinaryang pambukid. Bagong direktiba ni Digong, hindi ibig sabihin the lowest bidder, yan ang pinakamaganda para sa atin. That should not be the case. It should be quality. Nag-uulat para sa AgriTayo, Sok Sargent. Ako si Lito Mariano Salvo.
Bukod sa mga makinaryang pansakahan mula sa banner programs, mga kaagri, ibinaba na rin ng the Philippine Rural Development Project sa Tupi Coffee Growers Association ang cheque na nagkakahalaga ng higit sa 2 milyong piso. Ang naturang halaga ay ang unang tranche ng pondo para sa coffee enterprise ng lalawigan ng South Cotabato. Makiagribalita kay Carl Ulysses Aguilion. Natanggap na ng mga magsasaka ng kape sa South Cotabato ang mga paunang cheque mula sa Philippine Rural Development Project o PRDP. Higit sa 2 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga cheque na magagamit ng mga magsasaka sa produksyon ng kape. Ito ay bahagi ng proyektong Enhancement of Production and Marketing of Dried Green Coffee Beans na mayroon namang total cost na 17.9 milyong piso. Sa ginanap na turnover ceremony sa Tupi South Cotabato, mismong si Secretary Emmanuel Piñol ang nagbigay ng cheque sa mga grupong kasapi sa proyekto kasama na ang lokal na pamahalaan ng South Cotabato sa pamumuno naman ni Governor Daisy Avanzi Fuentes. Ayon kay Ava Udal, ang General Manager ng Tupi Coffee Growers Association Incorporated o Tukugay, ang paunang halagang ibinahagi sa kanila ay nakanaan para sa pagbili ng mga pasilidad sa produksyon at pagpoproseso. Ang Tukugay ang lead proponent group ng proyektong ito kung saan nasa higit 100 magsasakang ang direktang mabebenepisyoan nito. Maaari namang mapalawak pa ang coffee enterprise sa project ng PRDP upang mabigyan kabuhayan din ang nasa 1,700 magsasaka ng kape. Ito na ang pangalawang enterprise sa project ng South Cotabato sa PRDP na nagpapatuloy ang implementasyon. Ang naunang sa project ay ang 39 milyong pisong halaga ng Cassava Granules Production and Marketing Project. Nag-uulat para sa Agri Tayo, Soxar Jen. Ako si Carla Guillon. At sumayin niyo ang unang bahagi ng ating mga balita. Narito pang ibang mga kwentong dapat niyong atabayanan sa aming pagbabalik. Secretary Manny Piñol, sa Libungan, North Cotabato naman nagbiyaheng bukid. Higit sa 3 milyong pisong proyektong agrikultura, inihandog ng ahensya sa bayan. Higit sa 1 milyong pisong kitang-kita matapos ang pagbubukas ng tienda Farmers and Fisher Folks Outlet. At mga regional winners sa Gawad Saka Search ngayong taon, tiyak na magniningning sa awarding ceremony sa August 10. Ihahatid namin ang detalye ng mga balitang yan sa ikalawang bahagi ng ating Agri-Balitaan. Dito lang sa Agri Tayo, Soc Sergeant. Isla ko, hugasan ko ang bugas. Gusto ni Huwad sa balde. Magamay na lang ang bilan niya tubig. Madala. Chinebes, manada kanon, eltan sayang. Keta kema, itakeda lang kustus. Ta pwede observa ng mga okasyon, chinekita. Nada hente, ta saka manada kumida, specialmente con el kanon. Kagis busog na kitabi. Mga bay, ano na to? Takaw-takaw na kami sa mata. Pero ang amon na appetite, full na. Wala ginaubos. Tapos ginaboy lang dayon. In magbayo, di tama siguro in way roon maasag. Sa ang kanda, suway, amin biyak sana to in magbabayo. Kung kaisa man ang nagatigang sa amon, magkilis siya, hindi mo siya maibitar nga wala sang may madala nga bugas. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin.
Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Patuloy ng ating agri-balitaan, walang patid na pinupuntahan ni Agriculture Secretary Manny Piñol ang iba't ibang bayan upang personal na mabatid ang kalagayan ng mga magsasaka at mangingisda. At sa panibagong edisyon ng kanyang biyaheng bukid, ang bayan naman ng Libungan sa lalawigan ng North Cotabato ang kanyang binisita. Ano-anong mga proyekto kaya ang kanyang ibinigay roon? Alamin sa agri-balita ni Justin Aquino. Nakiisa at nakisaya ang Department of Agriculture o DA kasama si Secretary Manny Piñol at DA 12 Regional Executive Director Milagros Casis sa selebrasyon ng Bayan ng Libungan, North Cotabato sa unang araw ng Agosto. Ito ay ang pagbubukas ng 56 na Foundation Anniversary at 2 Katambolit o Kaumahan, Tambolan at Litsunan Festival ng Naturang Bayan. Ang Katambolit Festival ay sumisimbolo ng kasaganahan ng kanilang bayan kung saan nagkaroon ng paligsahan ang bawat barangay sa bootmaking contest tampok ang kanilang mga produktong agrikultura. Naging panuwing pandangal sa naturang pagdiriwang si Secretary Piñol. Sa kanyang talumpati, naniniwala si Secretary Piñol na napakalaki ang kanyang ginagampanang papel upang makatulong sa mga magsasaka. Ang kiling akong posisyon karon, dako ang akong matabang sa mga mag-uuma at mangingisda. Kay karong panahon, bili sa panghinambog, kita ra ang sekretaryo nga nakatuyok na sa Dibuok, Pilipinas except for a few provinces. At dahil nagmula sa Secretary Piñol sa pamilya ng mga magsasaka, hindi mahirap sa kanyang tumulong sa mga ito. And I love my job, just like Amping. Gusto ko ang akong trabaho. Ano man, anak mag-uko sa mag-uuma. Anak ng lulo, mag-uuma. So, kit-ana ko ang kasakit sa mga mag-uuma niya tumuna pa. Kaya balong ko sa pangandoy o damdoy sa mga mag-uuma. Pinaalalahanan din ito ang mga opisyal ng Libungan na ang tunay na serbisyo ay ang makatulong ka sa buhay ng mahihirap at maingat ito ang antas ng kanilang pamumuhay. The best form of governance is really lifting your people out of poverty. Napakalipay sila karon, pero dugangi pa. Siguroha nga aside from this libreng eskwela, libreng alamon, libreng ambulansya,
doon na kay malungtaron na programa na mawala man ka na amang pabilin o pangimuslan sa imong katawhan, because that will be your best legacy to the people of Lubunga. Samantala, nasa may gitatlo at kalahating milyong pisong mga farm machinery ang na-turnover sa bayan ng Libungan. Bukod pa rito, nabigyan din ng pagkakataong maparating kay Secretary Piñol ang hinaing ng mga magsasaka sa ginawang Farmers Field Day. Ang biyaheng bukid ni Secretary Piñol ay nagpapatuloy pa rin sa pag-arangkada upang matukoy at maisaayos ang mga programang naaayon para sa mga magsasaka. Nagulat para sa AgriTayo Soxagen, ako si Justin Aquino. Malaki ngayon ang pag-asa ng Rion 12 na makasungkit ng National Award sa Gawad Saka matapos inanunsyo ng National Secretariat na apat sa entries ng Rion ay national finalist na. Ito ay sina Berlinda Montaño ng Banga South Cotabato sa Outstanding Rice-Based Farmer Category at Gerardo Cordero ng Corona del City sa Outstanding Coconut Farmer Category. Pasok din si Jose Lorenzo ng 2P South Cotabato sa Outstanding High Value Crops Farmer Category at Dr. M. Masales ng University of Southern Mindanao sa Kabakan North Cotabato para sa Outstanding Agricultural Scientist Category naman. Sa ilalim na sa serye ng National Field Validation ang mga national finalists simula Hulyo hanggang ngayong buwan ng Agosto. Gaganapin naman ang Granding Awarding Ceremony sa mga regional winners sa August 10 sa Coronadal City. Nagtapos noong July 21 ang 8 batches ng Capability and Organizational Development Training. Ang bawat training session ay mayroong magkakaibang focus commodity na kinabibilangan ng kape, kakao, kambing at marami pang iba. Ang pagsasanay ay dinaluhan ng mga piling organisasyon mula sa iba't ibang bayan sa Rion 12. Layunin ito na mas mapalawak pa ang kalaman ng mga asosasyon tungkol sa pagpapaganda pa ng kanilang mga produkto. At para sa ating balitang pambansa, mga kaagri, matapos ang 3 araw na pagbubukas ng tienda Farmers and Fisher Folks Outlet, higit sa 1,000,000 piso ang nalikom na kita ng iba't ibang farmer producers na nag-display ng kanilang mga produkto sa Bureau of Plant Industry Compound sa Maynila. Ano-anong mga produkto kaya ang ibinida ng Rion 12 roon? Alamin sa Agribalita ni Edgar Alan Pasaol. Mahigit sa 1,000,000 piso ang kinita ng kauna-unahang tienda Farmers and Fisher Folks Outlet na inilunsad ng Department of Agriculture na pinangunahan ni DA Secretary Manny Piñol simula July 28 hanggang 30 sa compound ng Bureau of Plant Industry sa Malate, Maynila. Sinabi ni Secretary Piñol, sa pamamagitan ng tienda, makakapamili ang mga consumer ng mga produktong pang-agrikultura na nasa farm gate price mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at matutulungan din ang mga magsasaka na makapag-market ng kanilang mga produkto na walang middleman. Ito ang layunin ng nasabing advokasya. The sad reality is, in the Philippine food supply chain today, from the farmer to the consumer, between the farmer and the consumer is a thick layer of dicers, traders, middlemen, another dicer, another trader, another middleman. In fact, yung rice for example, even if you buy the produce of the farmer at 20 pesos per kilo and sell it at 38 pesos per kilo meal, the trader will still make about 50 to 60 million pesos per 5,000 hectares. That's how much money they earn, and that's how much money the farmer loses, and that's how much money the consumer has to pay more, simply because in between the farmer and the trader are middlemen, dicers and traders who make more money than the farmers and make life difficult for the consumers. Our dream is that by the end of the term of the president, we should be able to establish outlets in key urban centers all over the country, which would be called the farmers' outlets, na kung saan naandun yung produkto ng magsasaka, preferably operated by farmers and fisher folks cooperatives, where they could sell their produce fresh from the farm and offer to the consumers
at a lower price. Because this is the clear implementation of the commitment of the President for available and affordable food. Kailangan kasi hindi lang available, kailangan affordable din. Because even if food is available, if it is not even if food is available, if it is not affordable to the people, wala ning kwenta. Masaya namang nagpasalamat si Ginang Lucia Patdugavino dahil na rin sa sariwang gulay at prutas na kanyang pinamili sa murang halaga. Pinuntahan ko dahil malapit lang kami dito at nakita ko nga na napakamura ng mga gulay, prutas, lalo na yung papaya na 5 pesos per kilo. At napakasarap dahil may mga hindi na kumain na kami. Kaya bumalik uli ako ngayon dito. At maraming salamat sa Department of Agriculture. Binigyan ninyo ng pagkakataon na ma-market yung mga produkto ng mga farmers natin. At nag-enjoy din naman yung mga taga-Manila na makabili ng mga murang gulay at lahat ng items, mga prutas. At kami ay tuwan-tuwa. At sana'y maulit pa ito. Siyam na grupo naman ng magsasaka at negosyante mula sa Rayon 12 ang nakilahok sa tienda Farmers and Fisher Folks Outlet. Lima sa kanila ay sumama mismo sa tienda at ang apat naman ay nagpadala lamang ng kani-kanilang mga produkto. Ang mga exhibitors na personal na nakilahok mula sa Rayon 12 ay kinabibilangan ng Greenland Aspargos Multipurpose Cooperative ng General Santos City kung saan ang produkto nila ay fresh asparagus na nasa 200 kilo. Pomelo Growers Association naman ang lang ang nagdala ng 300 kilo ng fresh pomelo. Kasama rin nila ang Aroman Natural Food Women's Producers Cooperative ng Carmen Cotabato na may dinalang 500 kilo ng coco sugar. Don Bosco Multipurpose Cooperative ng Mlang na mayroong 100 kilo ng organic rice at organic bungulan banana. At ang Muaan Farmers Producers Cooperative ng Magpet na mayroong 1.5 tons ng lakatan at cardava banana. Habang ang mga nagpadala naman ng produkto ay ang RM Fruits ng Tupi na may 100 kilo ng papaya at pineapple, Tulunan Fruits and Mango Growers Association na may 300 kilos ng mangga, kasama rin sa nagpadala ang mga individual farmers na sina John Paul Cruz ng Pigkawayan na mayroong 1 ton ng kalabasa at Ricky Valenzuela ng Lake Cebu na mayroong 30 kilograms ng green chili. Ayon kay DA-12 Regional Executive Director Milagros Casis, sa loob lamang ng 2 araw ay naubos na agad ang mga paninda mula sa Rayon 12 dahil sa bukod sa sariwa ang mga gulay at prutas, ito rin ay murang-mura pa. Nag-uulat para sa AgriTayo Stock Sergeant. Ako si Edgar Alan Pasaol. At sumayin yung mga balitang agrikultura ngayong Linggo. Diyan lamang kayo mga ka-agri dahil magbabalik pa ang AgriTayo Stock Sergeant. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Tumakbo at di mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din! Sa videong ito, ituturo kung paano ba natin maiimbak ng tama ang mais na pwedeng ipakain sa ating maalagang hayop sa panahon ng tag-araw. May problema namin dito, kung minsan pagkain ng kalabaw. Kasi yung mga tanim namin napi, kung minsan nagagahol, lalo kung tag-araw. Nakikita ko yung kabuuan namin magagatas dito sa Katanakan na kung saan yung pagkain talagang kinakapos kami. Ditong darating na mayo, sigurado wala na naman kaming pagkain. Pagkain nararoon na namin yung aming tinatamnan ng palay, wala na kaming pagsusubahan.
tuwing sasapit ang tag-araw, laging nararanasan ang suliranin sa pagpapakain ng kalabaw. Para sa isang matagumpay na paghahayupan, napakahalaga na magkaroon ng tiyak at sapat na pagkukunan ng pagkaing damo na kakailanganin sa loob ng mahabang panahon. Sa ganitong kadahilanan, nararapat lamang na makapag-imbak ng damo at bagaso sa panahon na sagana ang mga ito upang makatiyak ng sapat na pagkain para sa alagang hayop. Land preparation. Ito ang unang hakbang sa pagtatanim ng mais na gagamitin sa paggawa ng burong mais o silage. Bago po tamnan po yun, pinapatubigan. Tapos after mapatubigan po, magtatanim. And then mga pagkalipas ng 8 araw, yung iba po nagpapatubig ulit. Kaya patapos sinasabayan po ng pataba. Sa 1 hektarya, ang pumapasok na buto ng mais na bini ay nasa 2 bags, mga nasa 70 to 80,000 kernels po buto. Mga hakbang sa paggawa ng burong mais o corn silage. Ihanda ang mga kagamitan tulad ng forage chopper, traktor na gagamiting panghakot, plastic bag na paglalagyan, timbangan, at vacuum na pangigop ng hangin. Maaari nang tabasin ang mga mais kapag ito ay nasa tamang gulang, 75 to 80 days mula ng itanim. Karagdagang kaalaman bago anihin ang mais. Pag pinisil po natin to, may mga lagatas pa pong lalabas po yun po yun. Tawag po dito sa amin pagka ganun pong edad ng mais, yung mga panglaga na siya. Siguraduhin nasa 65% ang moisture content ng tinabas ng mais bago ito tantarin. Sa chopping po, nagtetesting po kami ng konti. Kuwari, binilog po ganyan. At hindi po siya kumatas. Ibig sabihin po, mas mababa po siya sa 60 to 70% moisture. Pagka nang po ginanon po at medyo bumilog po siya, okay na po siya. Nasa 60 to 70% moisture na po. Pagka po yung panahon po ng tagulan, medyo mataas po yung moisture content po ng mais. Ang ginagawa po namin, tinatabas po namin, patapos sinaya lang po namin muna sa buhod ng 1 araw para medyo bumaba po yung moisture content. Tagtarin ang mais na may habang 1 to 2 inches gamit ang forage chopper. Maaari na ilagay ang mga natagtad na mais sa plastic bag. Timbangin ang bawat plastic bag na may bigat na 20 to 30 kilos depende sa laki ng plastic na gagamitin. Higupin ang hangin sa loob ng plastic gamit ang vacuum. Importanteng matanggal ang hangin o oxygen sa loob ng plastic upang mabuo ang lactic acid na siyang pangunahing sangkap sa pagbuburo ng mais. Saraduhang mabuti ang plastic at siguraduhin walang butas. Maaaring mapanis o masira ang burong mais kung ang plastic na paglalagyan ay mayroong butas. Iimbak ng maayos sa isang malinis na lugar. Pagkaraan ng 3 linggo, maaari na ipakain ang mga burong mais sa mga alagang hayop. Kapag binuksan ang 1 bag ng burong mais, mainam na ito ay ubusin ng mga alagang hayop. Pagka po nabuksan na po ito at may natira po, takpan lang yung maiiwan, isisid lang din. Kung meron po siyang asin, pwede pong dagdagan ng asin para ma-preserve po yung mais. Dito sa Philippine Caraval Center, meron ho tayong proseso na tinatawag ay pagbuburo, na kung saan ay nakakapagbigay ng sapat na sustansya para sa ating mga alagang kalabaw. Ang Technomart for Corn Silage ay proyekto ng PCC at Picard para tulungan ang mga magsasaka hindi lamang sa pagpapakain ng mga alagang hayop, gayon din ang dagdag ng pagkakakitaan sa paggawa ng burong mais o corn silage. Sa mga kasama magsasaka, napakagandang teknolohiya dahil pwede nating gawin lalong-lalo na tagulan dahil maraming available na damo sa paligid na hindi naman natin i-utilize lahat. Ngayon, pag naburo natin ito, meron tayong pampakain pagdating ng tag-araw. Sa patuloy na pagsulong ng pambansang programa sa pagpapaunlad ng lahi ng kalabaw,
Nananatiling kaakibat nito ang kahalagahan ng sapat na kalaman sa wastong pagpapakain ng kalabaw upang makamtan ang mataas na ani ng gatas at karne na inaasahang makakatulong na malaki sa pag-angat ng antas ng kabuhayan ng magsasakang Pilipino. Once upon a time, there was a little boy named Peter Pan. He lived in Never Never Land. Everyone knew him as the boy who may never never grow up, may never never reach average height, may never never escape the threat of infection and disease, may never never do well in school, may never never get a job, or contribute to his country's economy, and may never, never escape the vicious cycle of poverty. All because he never, never got the right nutrition in his first 1,000 days. The first 1,000 days starts with pregnancy until the age of 2. If a child is nutritionally deprived during this critical window, it can stunt their mental and physical growth for life. The consequences are devastating. The damage caused by stunting is irreversible. If this is a life you never, never want for a child, help us write a fairy tale ending. Like this one. But all was not lost. Peter's friend Tinkerbell sprinkled her magic pixie dust and sent him back to the first of his 1,000 days. She made sure Mama Pan had access to nutritious food, to clean water, to basic health services, to micronutrients, and education. And from the moment he was born, Mama Pan knew to exclusively breastfeed him for 6 months to help protect him from illness. Peter grew up healthy and strong. He went to school. He got a good job. He gave back to his country and had healthy children of his own. You might even say he lived happily ever after. Every child deserves the right to grow up healthy and reach their full potential, but millions don't. Malnutrition is the underlying cause in at least 35% of all child deaths under 5. We may not have any pixie dust, but we have the power of our voices. Join World Vision's Child Health Now campaign today and call on world leaders to urgently address poor maternal and child nutrition. Together, we can tackle the never-never.